Darating po ang USA Quick Response Team sa Pandi, Bulacan. Kaugnay po ito ng mga inakupahang housing units ng mga miyembro ng Kadamay, kung saan sinabi na nga ni Pangulong Duterte na kailangan na nilang lisanin ang mga pabahay na ito pagsapit ng araw ng Biyernes. At giniit naman ng NHA na para sa mga informal settler na nakatira sa mga danger zone, ang mga pabahay na ito na nasa saking likuran. At 2010 pa raw, sinimulan ng proseso, hindi maaring ipamigay ang mga ito sa iba. Kung hindi pa rin daw alis ang Kadamay, ay ilalabas na ng NHA ang eviction notice sa darating na Lunes. Narito po ang report. Alam mo, sa totoo lang, kayo minsan, madalas magsabi, obey the law, no martial law. No. But kayo naman, pag kayo na ang gustong, you know, if you want to ignore the law, you cannot do that. I will force the issue with eviction. Yan ang banta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng Kadamay na sapilitang nag-ukupa sa mga pabahay ng gobyerno sa Bulacan. Tinawag pa niyang anarkiya ang ginawa ng Kadamay. Gayunpaman, bukas daw ang gobyerno na makipagdialogo sa grupo. Daan lang natin sa dialogo. Huwag yan ganun kasi pagka ganun, it's anarchy. Pagka, you'll just give me the excuse to... Do not do that. Kasi maglabas niya parang inutil na rin ang gobyerno. Huwag mong gawain sa akin. Nung panahon siguro na ibang dumaan. Pero sa akin, I will do what I have to do. Para naman sa grupong Kadamay, lalo lang lalala ang sitwasyon kapag pinaalis sila sa kanilang mga inukupang unit. Anila nakasaad daw sa batas na dapat bigyan ng disenteng pabahay ang mahihirap. Dati na raw silang nangalampag sa gobyerno kaugnay ng kanilang kalagayan, pero hindi raw sila pinansin. Ipinakikita lang daw ng Administrasyong Duterte na pare-pareho lang ang paninindigan ng kasalukuyan at nakaraang mga pangulo at taliwas ito sa interes ng mahihirap. Miyerkules nang unang magtungo sa mga pabahay sa Pandi ang grupong Kadamay. Mula noon, nagkanya-kanyang okupa na sila sa iba't ibang housing site, sa PNP AFP Housing, BJMP BFP Housing, Villa Elise, Pandi Residence 3, Pandi Village 2 at Padre Pio. Ang ibang miyembro ng Kadamay naglagay na ng kandado at mga kadena, pati na pangalan sa mga bahay. May nagtayo na nga ng maliit na tindahan. Lahat sila pilit na mamuhay ng normal kahit walang tubig at kuryente. Ang mahalaga raw ay meron silang matatawag na tahanan. Okay na ako kami dito kaya naisip ako magtinda na para hindi na talaga mapalis. Hindi naman namin makukuha ito ng libre. Kung pabayaran sa amin, di pabayaran namin, hulugulugan namin. Huwag lang kaming paalisin dito kasi wala na talaga kami mapupuntahan. Pero bukod sa mga kasapi ng Kadamay, meron din umanong mga miyembro ng New People's Army na nakapasok sa lugar. Ayon sa residente nakausap ng GMA News, mula noong makapasok ang Kadamay sa lugar, tumawag umano sa mga pulis ang ilang nagpakilala raw na NPA. Banta raw nila magkakagulo kapag sapilitang pinaalis sa lugar ang mga miyembro ng Kadamay. NPA rin daw ang nagbabantay sa Kadamay tuwing gabi. Sinisika pa namin kunin ang panig ng Kadamay tungkol dito. Ayon naman sa NHA, hanggat maaari gusto nilang idaan sa pakikipag-usap ang pagkumbinsi sa mga miyembro ng Kadamay na umalis sa mga bahay. Pero kung hindi talaga madaan sa pakiusap, mapipilitan daw ang NHA na maglabas ng 7-day eviction notice. Kapag di pa rin daw sila umalis matapos ang palugit, legal na proseso na ang iiral. Sana we are avoiding yung mga legal proseso natin. We will reassess the other options po available bilang isang national government agency para peacefully po pahikayat pa rin natin na lumikas ang ating mga miyembro ng Kadamay. Isinulong naman ni Negros Occidental Representative Alfredo Benitez na imbestigahan ng Kamara ang pag-ukupo ng Kadamay sa pabahay. Pagkakataon na rin daw ito para suriin ang resettlement program ng gobyerno. Lala Roque, GMA News.